Kabilang ang mga veteranong lumaban sa ikalawang digmaang pandaigdig sa dumalo sa pagunita ng 81st anibersaryo ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Pinasimula ng aktibidad sa pamamagitan ng pag-aalay ng bulaklak sa bantayog ng mga tinaguriang fallen heroes sa Mount Samos Shrine sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nasinundan ng bell tolls bilang pag-alaala sa mga sakripisyo ng mga bayaning sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay. Inasahan sa talumpati ng Pangulo ang iba't ibang plano at proyekto nito para sa mga kababayan nating veteranong sundalo. Isa si Tatay Conrado Gonzales na taga Zambales na umaasang marinig sa Pangulo na madadagdagan ang kanilang tinatanggap na pensyon upang may maipangtustos sa kanilang mga pangangailangan, pangunahin na sa gamot. O sana ang inasahan kong maging marinig sa ating mahal na Pangulo ay sana matustusan sa amin yung lalo na yung gamot namin kasi matatanda na kami. Sana yung pensyon namin sa PBAW ay madagdagan sana maski kaunti lang. Kasi sa amin ngayon, puro maintenance na kami sir at kulang na sa aming gamot. Mahanap naman ang paraan si Pangulong Marcos Jr. upang mabigyang karagdagang suporta ang mga war veterans. Ayon sa punong ehekutibo, pinag-aaralan na ng kaniyang administrasyon ang mga paraan upang mapalakas ang pension system ng Filipino war veterans sa bansa. Sa oras na maiayos ito, sunod naman anilang aasikasuhin ay ang paraan upang madagdagan ang mga benepisyong nararapat para sa mga veteranong sundalo. Sa kapag naayos natin ito, saka na ngayon natin tignan kung ano pa ang maaari nating ibigay. Lalong-lalo na sa World War II veterans, dahil kung maalala ninyo, it was only a few years ago na kinilala ang ating mga veterano at ibinigay ang kanilang back pay. Kasama ni Pangulong Marcos Jr. sa pagunita ng Araw ng Kagitingan sa Bataan, si Japanese Ambassador to the Philippines Kazuhiko Koshikawa, United States Embassy in the Philippines Sharjah Affair Heather Baryaba, at mga kinatawan mula sa probinsya ng Bataan sa pangunguna ni Governor Joy Garcia. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milanio Aquino, humahataw.